Magandang araw mga kapatid. Welcome to my YouTube channel. Bago po tayo mag-start, sana po subscribe at like nyo yung aking YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung gaano ba kadali o kahirap kumuha ng visa papuntang Germany o papuntang Deutschland. So, umpisan ko sa aking karanasan at ibabahagi ko sa inyo. At sana merong same case na yung problema ay ganun, at sana ay makabigay ako ng kunting idea. Okay. So, ganito na nga. Kinasal ako ng 2013. Pero, magkakilala kami ng asawa ko 2012, unang punta niya ng Pinas. So, ganun na nga. 2012, mga apat na beses siyang bumisita sa akin sa Pilipinas. So, pagka 2013, at nagmamahalan kami, at kami ay nagpakasal. So, ganun nga. Unang pangatlong buwan kaming ikinasal, nag-apply ako ng visa as tourist muna, kasi nisip ko na type na ayaw ko na munang tumira dito, gusto ko muna yung bakasyon lang ganun. Pero yun na nga, nakakalungkot dahil ang resulta ay denied. After, sabi kasi nila, 5 days lang ipapadala yung passport mo at kung may visa na, ganun. Pero sa akin, 3 araw pa lang yata yun, pinadala na ng embassy yung passport ko, at pagtingin ko ay nako, umiyak ako at denied. So, bakit nga ba nadi-deny? Based sa mga nabasa ko, kasi mayroon akong sinalihang group sa Facebook na tara na sa Deutschland. So parang nagtanong-tanong ako doon kung bakit ganun. So karamihan pala talaga ng mga nag-a-apply ng tourist visa papuntang Germany ay karamihan ha, ay nadi-deny. Kasi po si embassy ay hindi basta akala mo kasal ka, may visa ka na, magkakabisa ka na agad-agad, ay hindi pala ganun kadali. So pag ang inapplyan mong visa ay tourist, maraming hahanapin sa'yo yung mga fruit na may ari-arian ka ba, tulad ng mayroon ka bang house in lot, or may business ka ba, or may trabaho ka ba? Ganon. Daming hinahanap. At sa akin, nung nag-apply ako, wala akong trabaho. As in, sa bahay lang. Tapos, so, ganon na nga. Bank account. Nahanapan din ng bank account. So, ako naman, akala ko ganon kadali. Dahil porking kasal ka na, at ganun basta mag-apply ka, hanapin ng marriage contract, ay magkakabisa ka na. Yung pala hindi. At 2 beses pa akong na-deny. Sinubukan ko uli. At wala. Deny pa rin. So, sa 3 beses, parang, ano ba yan? Napaisip ako, bakit ganun? Ayaw ba nila akong papuntahin doon? Kahit bisita lang, ganun.
parang ang sakit sa nararamdaman ko, lungkot ako kasi parang niisip ko na hindi ba ako karapat dapat pumunta doon o ano ba talaga. So, yun na nga, may nakapag-advise sa akin na mag-apply daw kami ng visa as a family reunion. So, sinerts din namin at nandoon yung mga anong kailangan. Sinerts namin at ang kailangan mo ay marami, maraming kailangan. So, okay, ganito. Nag-aral muna ako ng language sa Makati, yung AIN, kasi isa yon sa requirements na kailangan maipasa mo at kailangan may maibigay kang certificate na AIN na nakapasa ka ng language nila. Pag wala yun, hindi ka rin makapag-apply dahil hahanapin talaga yun eh. Pwera na lang kung magaling ka na talagang mag-Deutsch o mag-German, pwede kang magpa-interview sa kanila to German, ganun. So, awa ng Diyos, nag-aral ako. Awa ng Diyos, nakapasa naman. At inumpisahan ko ng isa-isa ang mga requirements ko na kailangan. At nandoon naman sa website ng German Embassy ng Manila. Nasa website nila ang mga kailangan mo. Tapos, ganon. So, yun nga, nag-submit ako. At ang akala ko naman ay okay na din. At nag-umpisa na ang aking kalbaryo. Okay. Nung na-interview na ako, as bisang in-applyin ko ay family reunion, ang problema ko, mga kapatid, dahil late registered ang aking birth certificate. At sa kanila, pag late registered ka at depende kung gaano katagal din ang late registered mo, automatic may CI ka or tinatawag nilang check-in documents. So, ganito na nga, late registered ako, ilang taon, 15 years. 15 years late registered. So, pag late registered ka, hihingi sila ng panibagong mga requirements which is galing sa kapatid mo at sa magulang mo. Una ang hinihingi sa akin ay marriage certificate ng magulang ko at birth certificate ng mga kapatid ko. Okay. Ang isa sa napakalaki kong problema ay sa marriage certificate ng parents ko. Dahil nakita ko doon kung ano ang problema. Ang pangalan ng nanay ko na gamit-gamit niya ngayon ay iba sa nakalagay doon sa marriage certificate niya. So, kunyari, ang pangalan niya ay Kulasa. Ang gamit naman niya doon sa marriage certificate niya ay si Petra. So, malaking problema, di ba? At hindi lang yon, basta pangalan lang at mayroon siyang perma, signature doon na parang pinatunayan niya na siya talaga yun. So, ayun na nga, nag-umpisa na ang kalbaryo. Ang tagal-tagal bago ako nagka-visa, siguro na umabot ng 2 taon. Dahil nag-umpisa akong ng 2016. Nag-aral muna kasi ako. Tapos, basta ganun, matagal. So, parang gusto ko nang mag-give up. Parang inisip ko, parang hindi ko siguro talaga kapalaran makarating ng ibang bansa. Iniisip ko naman yung asawa ko. Wala ang kasama. May kasama man siya dito. Nandito yung mga anak niya. Pero iba, syempre, asawa ka. Kailangan kasama ka.
andoon ka rin sa tabi niya. Eh, hindi naman palaging siya na lang na siya yung pupunta ng Pilipinas. Ay, buti sana kung walang trabaho. So, ganun na nga. Ang ginawa ko, humingi ako ng advice at kung anong gagawin ko. At yung insan ko nakapagsabi na may kaibigan siya na nagtatrabaho sa munisipyo. At dahil Bisaya nga, sa Bisaya, sa Leyte. So, doon sa munisipyo, sabi niya, ipaayos ko daw. So, ganun na nga. Sandali, salita, binigay niya sa akin ang number at nakunta ko nga at ngayon, ayos ko. So, ngayon, may maglalakad na doon. Marami naman hinahanap ngayon. Kailangan ng birth certificate ng nanay ko para maayos yon. At kailangan din ng, ayun, voter's certificate. Sa voter certificate ng nanay ko, may mali siya doon sa middle initial niya. So, kailangan ipaayos ko na naman. Nung bago ko ayusin yun, hinihingian naman siya ng birth certificate, which is wala siyang birth certificate. Ay, Diyos, ginoo ko. Wala siyang birth certificate. So, ang ginawa ko, pinalate registered ko pa. Nung nalate registered, after siguro mga 3 buwan na nakakuha na kami. So, pinaayos naman ngayon namin yung sa voter's certificate niya. Kasi maraming ang kailangan para doon sa ayusin yung kanyang marriage certificate. Maraming hinahanap galing sa kanya. This is mabait naman yung nag-ayos. At yung iba, hindi na kasi hinahanapan ng baptismal. Ay sa tagal na ba naman, kailan pinanganak ang nanay ko? 1937. Ilang taon ang nanay ko, 80 na. Ngayon, 81 na. Mag-82 na. Saan mo hahagilapin yung baptismal sa tagal-tagal? Wala. Nasunog na daw yung, ano, pinagbinyagan ba? Kaya hindi na makita yung record. At lalong-lalo yung hinahanapan siya ng school record. Ay, Diyos ko day. School record. Ang nanay ko, alam mo naman yung kapanahunan noon. Makatungtong na ng grade 1, grade 2, parang ayos na. So, walang mga ganong mga requirements. So, mabait naman yung nag-ayos, kaya sabi niya, okay. Kasi, matanda na rin naman daw yung nanay ko, kaya pumayag na na wala yung school record at baptismal. Excuse me. So, ganon na nga. Sobrang tagal. Akala ko pag na pago na, pag nandoon na sa registered office at may nag-ayos, ganun kadali. Hindi pala. Kinukort pa din pala yun. Ay nako, Diyos ko. Kaya umabot talaga ng matagal. At sa awa ng Diyos nung naaprubahan, ang inaantay ko naman yung mga birth certificate ng mga kapatid ko. 10 kaming magkakapatid. Sipag ng nanay at tatay ko. 10 kaming magkakapatid at 5 lang kami ang mayroong birth certificate. Ah, 4 pala. Yung panganay namin wala birth certificate. Pinalate registered ko pa. At yung iba hindi ko na napalate registered dahil hindi ko na alam kung nasaan sila nakatira. At minsan tinatanong ko nanay ko kailan pinanganak yung gani. Sige, yung si kuya ko, yung gantong kapatid kong lalaki, hindi niya na matandaan. Ay, dahil sa matanda na rin siya. So, ang ginawa ko, nag-email kami sa embassy at sinabi ko nga na ganun, na 10 kaming magkakapatid, pero hindi lahat nakarehistro. Ano ba ang dapat kong gawin? So, mabait naman yung taga-embassy at nag-reply. At ang sabi niya, dun sa message niya na kung sino lang yung may birth certificate, yun lang ang isubmit ko. Pero lahat ng pangalan ng mga kapatid kong walang birth certificate, kailangan kong isulat isa-isa
kung kailan pinanganak at kung saan. Isulat ko lang siya at kasama din siya sa pag-submit. So, ganun na nga. Nag-submit ako lahat-lahat ng mga requirements ko, yung pati yung sa nanay ko, nung naayos na, is 2017. Pero, una ko talaga sinabmit noon, 2016, pero kalagitnaan ng 2016 pa 2017 na siya. So, nung nasubmit ko ng lahat yon, inantay ko muna na, nung nasubmit ko ng mga requirements, lahat-lahat na, ganun na nga. So, nag-email yung imbasi sa akin na may mag-CCI nga, i-CCI ako. So, after siguro maka pag-submit ko, pagkaraan ng isang patatlong linggo, nag-message ang imbasi na i-CCI ako. So, mayroong dumating sa amin na babae, una hindi diretso sa amin, doon sa una naming tinirahang bahay, may nagpunta doon kasi i-declare ko yung address ng bahay. Unang tinirahan namin, dineclare ko siya doon sa nung isasubmit mo, nakalimutan ko na. Basta isusulat mo lahat ng address kung saan ka nakatira. Mula 15 years old ka up to hanggang ngayon, yung ganon. So, sinulat ko lahat na address ng tinira namin. O, dalawang address lang naman yung tinirahan, yung kung saan nakatira kami. Dalawang address. So, yung unang tinirahan, doon unang pumunta yung nag-CI na tinanong na ganun. So, ngayon itinuro naman doon sa isa. Tinuro ng mga tao doon na lumipat na kami at nandun kami ganun. So, bumalik kasi kami. Dati kasi, nung nawala yung bahay namin, lumipat kami, ng upahan kami doon. At nung kailangan na ng may-ari yung bahay, umalis naman kami. Bumalik kami sa dating lugar na tinitirahan namin doon sa mga kapatid ko at nangupahan kami. So, ganun na nga. So, nagpunta yung mag-CCI sa akin. Una, pumunta siya, dumiretso siya sa barangay namin. At dahil nga kilala naman ako, itinuro kung saan kami nakatira. So, ngayon, madaling salita, nagpunta na yun yung nag-CCI sa amin, babae. Usap-usap, tinanong ako ng ganun. Sinamahan ko lang kumuha ng birth certificate ng mga anak ko, ganun. So, mga kapatid, ganun yun. So, hindi ganun kadali ang pag-a-apply ng visa. Mabusisi siya. Napakahirap. Grabe. So, sa awa ng Diyos, na-aprobahan ako October 2018, nagkabisa ako. Yeah. 2018 na. So, parang pasok, parang nasa dalawang taon bago ako nagkabisa. Halo-halo yung emotion mo na di mo maintindihan. Masaya. Dahil sa wakas, sa tagal-tagal ng mga alam mo, pag-aantay ko, hindi mo kalain na dumating na yung time na binigyan ka na ng visa ng Germany. So, ganun lang. Kung meron man sa inyo kung na gustong magpunta ng Germany, mag-apply ng visa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung meron mang mga problema, lahat naman ng problema ay may solusyon. So, dapat isa-isahin natin at huwag tayo mawala ng pag-asa. At syempre, sasamahan natin ng pagdadasal dahil wala namang ibang tutulong sa atin, siya lang. Syempre ako noon, dasal ako ng dasal na sana wala nang masyadong hahanapin. So, awa ng Diyos ngayon, nung nagkabisa ako doon, parang masaya ako dahil makasama ko ni asawa ko dito. Pero sa isang, alam mo yon, dito kalahati, masaya ka. Dito naman,
para naisip mo malungkot ka kasi masaya ka dahil makakarating ka na sa lugar ng kung saan nandun yung asawa mo at mga kasawa mo na sa party naman dito, parang hati siya, hati, ang nararamdaman mo. Naiiwan mo naman yung pamilya mo kasi ako may mga anak ako dyan, may dalawang akong anak at nag-aaral pa yung isa nung umalis ako. So parang hati yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil sinagot na ni Lord yung aking mga dalangin na sana pabilisin at sana tulungan ako at hipuin niya yung mga taong umahawak ng papel ko sa embassy. Dininig naman niya. At gano'ng katagal, at least binigay niya. Diba? Kaya, mga kapatid, kung sino may yung mga nag-a-apply dito ng visa at ganun din yung problema, kasi alam naman natin na karamihan talaga ng problema eh sa mga birth certificate, ganun. Lalo na kasi yung panahon noon, diba? Na sa bahay lang pinanganak, mga kumadro na lang, minsan din na nire-registered. So, ganun, sana, kung meron mang gustong mag-apply, nandyan naman yan sa website nila, makikita ko ano ang mga requirements. So, kung may problema man sa mga papel, ayusin, doon puntahan lang natin kung saan naka-register, doon natin naayusin. Ayusin. Katulad na sa akin, naka-register ako sa Leyte o yung sa nanay kong marriage nila, doon naka-register. So, doon ko pinaayos. So, maraming pinagdaanan pero awa ng Diyos, natapos din. Kaya, mga kapatid, kung meron mang nakarelate sa o meron mang katulad ng sa sitwasyon ko o kung sino man ang gustong sino man ang mag-apply ng visa papunta dito, family reunion, may asawang German, so ganun na lang, sana makatulong ako. At kung mayroon kayong katanungan at may maitutulong ako, comment lang at sasabihin ko sa inyo. Okay? So, sana may natutunan kayo. Ewan ko kung meron. So, ganun na. Okay, mga kapatid, kandito na lang at bukas na uli tayo mag-uusap. Comment lang kayo kung may gusto kayong itanong sa akin tungkol sa pag-a-apply ng visa, family reunion or tourist visa ba Deutschland. Okay, isa pa pala, mag-member kayo sa grupo na Tara na sa Deutschland. Maraming nagbibigay ng advice doon. Yun yung doon talaga, isa yon sa mga nakatulong sa akin kasi nagtatanong ako kung anong dapat gawin, ganito, ganun. Nag-a-advise naman sila kasi based din yun sa mga karanasan nila. So, okay? Sana may naitulong ako. At kung mayroon kayong katanungan, comment lang. Okay? Maraming salamat. Bye-bye mga kapatid. At ako'y lalabas na muna. Nagdidilip ako ng aking halaman. Okay, bye-bye.